Alam nyo ba kung paano puksain ang mga aphids na sumisira sa ating mga tanim? Hello mga ka-agri! Pag-uusapan po natin sa video na to kung paano po umaatake yung mga aphids, ano po yung mga signs and symptoms, tapos magbibigay po kami ng mga tips kung paano natin makokontrol yung pagkalat ng aphids. Tapos abangan nyo rin sa dulo ng video na to, ipapakita po namin sa inyo kung paano gumawa ng pang-spray, mga home remedies, tsaka concoctions na magagamit natin para mapuksa natin yung mga aphids. Tinatawag din pong kuto ng mga halaman itong mga aphids. Sila po ay sumisip-sip ng nutrients at katas doon sa mga dahon. Kaya makikita po natin nagkukulubot na yung mga dahon, yung mga talbos, nagbubukol-bukol. Pag tinignan nyo po sa ilalim ng mga dahon, andun sila. Sila po ay mga sap-sucking insects. Itong aphids po ay soft-bodied insects. Malambot po yung kanilang shell. Meron kasing dalawang klase ng insekto, isang soft-bodied tsaka yung hard-bodied insects. Anong mangyayari sa ating tanim pag inatake siya ng aphids? Una, hindi na po yan siya lalaki. Mababansot na kasi nauubos po yung nutrients. Sinisip-sip po ng mga aphids yung katas pati nutrients na nakukuha ng halaman. Kaya nagiging payat, nababansot at namamatay yung ating mga tanim. Then pangalawa, hindi na po yan siya magbubunga kasi nga kulang na yung nutrients na nakukuha ng halaman. May kaagaw na siya sa mga nutrients. At sira na rin po yung kanyang dahon kaya hindi siya makapagluto ng sarili niyang pagkain. So hindi lang po isa, pwedeng lahat ng inyong tanim maapektuhan kasi kakalat na itong mga aphids na ito. Maliban po sa pagkulubot ng mga dahon, yung mga paninilaw, yan din po yung isang senyales na may aphids. Kasi itong mga aphids na to, pwede silang magdala at magkalat ng mga sakit tulad ng mga fungus. So kung napuntahan nila yung tanim na may fungus at lumipat sila sa ibang tanim, mahahawa po nila yon. Kaya nagkakaroon ng paninilaw sa mga dahon ng ibang mga halaman. Pag may nakita po kayong langgam sa inyong garden, posibleng may aphids yung inyong mga halaman. I-check na po natin yung ilalim ng mga dahon. Pero maraming klase ng langgam. May mga langgam po na beneficial, nakakatulong sila sa pag-pollinate ng mga bunga kasi naililipat nila yung mga pollen. May mga langgam naman na mapanira. May mga langgam din po na katandem ng aphids. Ang ginagawa po ng mga langgam na yon, nag-iwan sila ng pagkain, ng scent, ng amoy dun sa mga dahon para puntahan po ng aphids. Kasi alam nila, itong mga aphids na to nagpo-produce ng honeydew, pagkain po nila. So pagka pinuntahan na yan ng mga aphids, sisip-sipin nila yung katas, yung nutrients hanggang sa magkulubot at manghina na yung tanim. Tapos magpuproduce sila ng honeydew na pagkain ng langgam. So habang ginagawa po nila yon, etong mga langgam, sila po yung nagpoprotekta, tulad po dito, yun, may ladybug, para hindi po kainin ng ladybug yung aphids. Kasi yung ladybug ay predator po ng mga aphids. So pinoprotektahan ng langgam itong mga aphids habang sumisip-sip sila para tuloy-tuloy po yung pagproduce nila ng honeydew. May pagkain itong mga langgam. Tapos yung chemical na nilagay nila dyan, nagdudulot po yun ng pagka-imbalido ng mga aphids. Hindi sila tinutubuan ng mga pakpak. Kaya hindi po makaalis yung aphids dun sa mga tanim. So yan yung isang ginagawa ng mga langgam. Parang nagiging alipin nila yung mga aphids. Tapos sila na rin yung maglilipat ng aphids dun sa iba pang mga halaman. Paano naman natin maiiwasan yung pagkalat ng aphids? Una, yung early detection. Kailangan po natin bisitahin yung ating garden, i-check lagi yung mga dahon, kung payat yung mga dahon, naninilaw, nagkukulubot. So check natin siya agad. So sabi nga nila, prevention is better than cure. Akala ko to kanina, meron siyang aphids sa ilalim kasi nagkulubot yung dahon. Yung pala, nakalawit niya yung sarili niya kaya nagkulubot po yung dahon. Pero wala naman siyang insekto sa ilalim. Ayan, hindi niya lang nakapit itong tendrils dito sa trellis. Sa dahon po kumapit kaya nagkulubot. Para makaiwas pa po sa pag-atake ng peste, pwede natin patabain yung ating mga halaman sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. So pwede natin patabain yung lupa, pagdadagdag ng mga organic materials para tumibay yung ating mga tanim. Ito pong mga tanim kasi meron silang panlaban po sa iba't ibang klase ng sakit, pati po sa mga peste. So kailangan lang natin silang patabain. Parang tao din sila
na kung mataas yung resistensya, hindi po sila basta-basta nagkakasakit. Tulad po sa kamatis, may mga tinik-tinik, yung ibang mga halaman, merong mga tinik sa dahon. So yan po nakakatulong para pangdepensa nila sa mga peste at mga sakit. Ang pwede pa natin gawin, pwede tayong gumawa ng natural insect attractant, isang flower garden dun sa inyong gulayan para maparami po natin yung mga beneficial insects. Kasi ito pong mga halaman, meron silang kakayahan na magpadala ng signal ng tulong para lapitan sila ng mga beneficial insects. Tapos itong mga beneficial insects na to ay predator po ng mga peste. So pag marami sila, kakainin nila yung peste, makokontrol po yung population nila. So pwede kayong magtanim ng iba't ibang klaseng bulaklak sa inyong garden. So maliban po dyan, maliban sa nakokontrol nila yung population ng mga peste, nakakatulong din po sila sa pag-pollinate ng inyong mga halaman. Kaya marami pong bunga yung inyong tanim. Ang pwede pa natin gawin yung tinatawag nating tiricide. Pwede nyo pong tirisin. Kung may mga aphids yan sa ilalim ng dahon, tirisin nyo lang siya para mamatay. Pwede rin natin siya i-flush ng tubig. Madali lang po kasi yan maalis. Mahina yung kapit nila doon sa mga halaman. Madali silang matanggal. Tapos, pwede na tayong mag-spray ng mga concoctions ng OHN2, ng homemade insecticide and fungicide, pati po yung pag-control natin sa langgam para hindi po paulit-ulit yung pag-atake ng mga aphids sa ating mga tanim. So ito po yung mga pwede natin gamitin na pang-spray sa mga langgam tsaka sa aphids. Unahin natin sa langgam. Sa langgam po, dalawa lang ang kailangan natin. Yung white vinegar tsaka dishwashing liquid. So ito po pwedeng 60 ml, pwede ring 100 ml, tapos mga 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Puro hindi na po hahaluan ng tubig. Spray natin sa langgam, automatic patay po agad yung langgam. Pero huwag nyo pong i-sprayan kung yung langgam nasa tanim pa. Kailangan po alisin natin yung langgam dun sa tanim. Pwede nyo siyang pagpagin yung puno, pwede rin i-flush ng tubig. Saka natin sprayan yung langgam pag wala na siya dun sa tanim. Pangalawa, yung homemade insecticide and fungicide. Ito lang po yung mga ingredients na gagamitin natin. Baking soda, dishwashing liquid, tsaka oil. Vegetable oil kung meron. Kung meron kayong neem oil, mas maganda. Tapos, 1 litrong tubig. So, ano ba yung mga function nito? Una, itong baking soda, siya po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insekto. Mamamatay yung mga insekto pag inapplyan natin ng baking soda. Tapos itong baking soda ay alkaline. Pansinin nyo po, pag hinalo natin siya sa suka, bumubula. So itong suka kasi acidic, ito naman ay alkaline. So pagka inapply nyo po ito dun sa inyong tanim, na papataas nito yung pH level. So pag mataas po yung pH level, mas less yung problema natin sa fungus. So hindi lang siya pang insekto, pati sa fungus, very effective siya. Then itong dishwashing liquid, yan din po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insekto. Tapos yung oil, kung neem oil siya, pwede niyang patahin yung mga insekto. Pero kung vegetable oil lang or cooking oil, ang magiging role niya, ibabond niya yung mga ingredients para hindi po basta-basta maalis. So ito po, itong tatlo na to, ihahalo lang natin sa 1 litrong tubig. Tig 1 teaspoon lang po yung gagamitin natin. Tapos, mag-i-spray kayo sa gabi, no, pag wala ng araw, para hindi masunog yung mga dahon. So, gagawin natin, mag-i-spray kayo ng mixture sa ilang pirasong dahon. Tapos, balikan nyo po after 1 hour kung nagkulubot yung mga dahon. Kasi may mga dishwashing liquid na concentrated, masyadong matapang. So, dagdagan nyo po ng tubig. Pero kung hindi naman nagkulubot yung dahon, ituloy nyo na po isprayan yung inyong tanim. Make sure na tatamaan po yung ilalim para mamatay yung mga aphids. Pangatlo, yung oriental herbal nutrients, yung OHN na tinatawag. Yan po ay isang edible aromatic herb extract galing po sa luya tsaka sa bawang. So bakit ito yung ginagamit natin? Kasi ito pong dalawa na to, itong bawang tsaka luya, meron silang property na tumutulong po para i-prevent yung mga growth ng pathogenic bacteria dun sa lupa. Tapos nakakatulong din po ito para i-boost yung
resistance ng mga tanim laban sa mga environmental stresses tulad ng malakas na hangin, malakas na ulan, sobrang init at iba pa. Pero din po itong probiotic element na nag-encourage po sa growth ng mga bakterya tsaka fungi sa lupa. Ibig sabihin, napapaganda po nito yung ating mga lupa. Ito lang po yung mga ingredients ng OHN1. Luya, bawang, asukal o molasses, tapos yung sukang tuba. So, gagamit lang tayo dito ng natural na suka. Huwag po yung white vinegar, yung ito, yung pinakita ko kanina. Tuba po yung gagamitin natin. Kung wala any fruit vinegar, pwede natin gamitin. So, gagawin lang natin, i-chop natin ito, bawang tsaka luya ng manipis, tapos ilalagay natin sa isang container. Ang ratio po nito, parehas yung dami ng luya tsaka bawang. Kung meron kang 50 grams ng luya, 50 grams ng bawang, tapos 50 grams din ng asukal o ng molasses. So pag na-slice nyo na po itong dalawa, paghahaluin natin itong tatlong ingredients na to, ipo-ferment natin siya for 5 days. Ilalagay nyo po sa plastic container, tapos i-store natin siya sa lugar na madilim, malamig at tuyo. Tapos after 5 days, pwede na natin ilagay yung sukang tuba. So yung dami ng sukang tuba, yung total nitong tatlo. So meron tayong kunyari 50 grams ng luya, 50 grams ng bawang, 50 grams ng sugar o molasses. So meron tayong 150 ml ng suka yung gagamitin natin. Ihahalo nyo po siya ulit dun sa inyong mixture, tapos ipo-ferment natin siya ng another 10 days. After 10 days, meron na tayong OHN1. Itong OHN1, pwede pa natin gamitin sa livestock. Pwede natin siyang gamitin sa manok, sa baboy, sa mga alagang hayop. Ang ratio po nito, 2 tablespoon per liter of water. 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Same ratio rin po yung paggamit natin sa mga halaman. 2 tablespoon per liter of water. Pwede natin siyang idilig, pwede rin natin siyang i-spray sa mga dahon. Lalo na po dun sa may mga aphids. Pwede pa natin ito i-upgrade itong OHN1 para maging OHN2. Magdadagdag tayo ng iba pang ingredients. Pero dito sa OHN2, hindi na siya pwedeng gamitin sa livestock kasi may mga ingredients tayo na gagamitin na hindi maganda para i-intake ng mga hayop. Pwede tayo magdagdag dito ng sili para mas tumapang yung ating OHN. Pwede tayo magdagdag ng makabuhay, yung parang baging na may tinik-tinik. Yan po, sobrang pait niyan. Nakakatulong yan para puksain din yung mga peste. Pwede tayo magdagdag ng mga herbs tulad ng oregano. I-extract lang natin siya. Pwede tayo magdagdag ng dahon ng kakawati. Yung dahon ng kakawati, meron po yung pesticide and fungicide properties. Nakakatulong siya hindi lang sa peste, pati po sa mga fungus. So, ganun din po. Same 50 grams ng mga ingredients na yon yung ilalagay natin dun sa OHN1. Tapos, ipo-ferment natin siya ng 2 linggo pa, mga 10 to 15 days, pwede na natin siyang gamitin. Tapos, same ratio din yung dilution, 2 tablespoon per liter of water. Pwedeng i-spray at idilik sa ating mga halaman. Pero hindi na po siya pwede sa mga hayop. Sana po nakatulong yung information na to para ma-prevent natin yung pagkalat at pag-atake ng fungus sa ating mga halaman. Sana po tulungan nyo kaming i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!